pa lang nila ang nakikita, mangangatog ka na. Paano pa kung sila'y makasagupa? Ito ang bangungot na pinagdaanan ng mangingisdang si Jesmar. Na ang kaliwang hita, sinakmal ng pating. Sumigaw po siya, aray ko, nakagat po ako. Pero yung laman po na nakagat na bawas sa kanya, naiwan po sa bangka namin. Marami na po nadugo yung pihita niya. Hindi po ako makapaniwala nun, ma'am, yung nakagat siya eh. Nabahala rin kasi patingin eh. Sa gitna ng karagatan, may isang mangingisda mula Masinloc sa Zambales na inatake. Anak ng pating! Nangyari ito nito lang September 9 sa grupo ng mga mangingisda na pumalaot sa karagatang sakop ng Ilocos Sur at ng Scarborough o Panatag Shoal. Ang tinamong sugat ni Jesmar, agad na tinalian ng lubid ni na Christian. Para tumigil po yung dugo na tagas ng tagas. Ang sugat niya po, ma'am, guntok. Bilog po siya, bilog. Dahil nasa gitna sila ng laot noon, ilang oras pang inabot bago nadala si Jesmar sa ospital. Binigyan namin siya ng tubig, sinabihan namin siyang huwag siyang matulog. Hanggang nadaanan sila ng ibang mga mangingisda na ang bangka mas mabilis sa kanila. Kinabahan po, ma'am, kasi siyempre malaking sugat yun eh, nabawasan talaga ng laman. Kumuha po ako ng damit, tinakpan ko na lang po para hindi mabasa-basa. Magtatanghali na nung narating nila ang pampang, si Jesmar isinugod sa ospital sa Bulinaw, Pangasinan. Nakita ko yung dito niya, ang laki naman yun, kaya natakot nga ako. Dahil sa laki at lalim ng sugat sa kaliwang binti ni Jesmar na halos sinlaki ng palad, kinailangan siyang ilipat sa mas malaking ospital sa siyudad ng Dagupan na 2 oras pa ang layo mula Bulinaw. Ang nangyari kay Jesmar, sinapit din ang mangingisdang si Anthony taong 2021. Sumisisid daw siya noon nung bigla siyang sinunggaban. Nung sumisid ako, nagpabanti ulit ako, padi papunta sa dilim, mga 5 dipa, dito na ako kinagat. Siyempre, yung dugo kasi hindi na mahalos tumitigil. Nagkaroon ako ng takot na sumisid na yung sa dilim. Ito na yung nakagat sa akin ng pating. Pag ganun yung kagat niya, tapos sabay umiikot. Ang kamay naman ng mangingisdang si Lolong, sinakmal din ang pating sa kalagitnaan ng kanyang pagsisid taong 2016, kaya hindi na niya ito ngayon magalaw. Noon po, lumangoy ako dito sa liig ko, 3 beses siya na ganyan. Yung lumangoy ako po, 3 ganyan ko, kagat na siya. Sumigaw ko po, napatulong ako sa mga kasama ko. Madugtong sana ito. Itong kamay ko, hindi ko na maigalaw, hindi ko na maibuhat. Malaki ng gastos. Manungkoy mo ka lang ko. Wala akong anak po kayo. Asawa ko lang. Kulang-kulang yung sao ng asawa ko. Kulang sa pag-aaral ng anak ko. Samantala, ang sugat sa binti ni Jesmar, agad ginamot at tinahi ng mga doktor. Nakalabas na siya ng ospital at nagpapagaling na sa kanilang bahay sa Masinloc sa Zambales. Si Jesmar, hirap ngayong maglakad at umupo. Pag yung iangat ko to siya, yung muscle niya ba, mainat, sakit. Posibleng inatake raw siya ng pating dahil nasagi ito ng kanyang swimming fins. Pag nabulabog po kasi yan, babalik-balikan na talaga yan, kagating ka niyan. Problema ngayon ni Jesmar ang ipambubuhay sa kanyang pamilya, gayong natigil siya sa pangingisda. Sa hirap man ng buhay ngayon, pag-aaral po, bili ko na lang po ng bigas. Sinamahan ng aming team si Jesmar sa Rural Health Unit Office ng Masinloc para ipalinis ang kanyang sugat. Saan to nangyari? Sa bandang Ilocos po. Wala na tayong nakikitang mga discharge. Medyo parang natutuyo na. Ibig sabihin, patuloy na yung paggaling niya. Sandang ka lang siya mahigit eh. Yung bunganga niya, bilog. Parang ganito lang kalaki. Yung bunganga niya, laki. Matulis ang ngipin niya. Samantala, para malaman kung iisang uri lang ba ng pating ang sumakmal sa mga mangingisda, ipinakita sa kanila ang larawan ng pating na itinuturo rin ng ilang mga residente roon. Ito po ang nakakagat sa akin. Yung sa bunganga niya lang at saka itong ano, sa itsura niya, ito talaga yung pating na to. Ito po talaga yung kumagat sa akin.
ang salarin, ang notorious daw na cookie cutter shark. Ang cookie cutter shark ay known na nakatira sa malalim na parte ng dagat. Paggabi, nandun sila sa medyo ibabaw. Yung bibig kasi nila ay suctorial type, ibig sabihin parang nagsasak, kumakabit sa kung saan man. Tas may mga ngipin sila na diretso magpipierce, tas magkakat. Dahil sa mga nangyaring sakuna, ang barangay ng Inhobol sa Masinloc nagsagawa ng information drive sa mga residente at mangingisda. So itong mga cutter shark na ito ay nakatira sila sa mga malalalim na lugar. Kaya pala yung mga bonito ate, may mga butas yung mga katawan nila. Kailangan siguro na magsuot sila ng mga protective equipment na medyo makapal para hindi sila makagat nung itong uri ng pating na ito. So para wag silang lumusong sa dagat ng hubot-hubad. Ang mga kawani naman ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Masinloc nangakong magbibigay ng medical assistance kay Jesmar. Inilapit na rin namin si Jesmar sa alternative learning system ng DepEd sa Masinloc para matulungan ito sa kanyang plano na muling mag-aral. Sa lahat po din ng tumulong, maraming salamat po. Hindi naman po delikado ang mga pating sa tao. May mga pagkakataon lang po na inaatake nila ang tao dahil sa kadahilan ng napagkakamalan silang pagkain o nakakaramdam sila ng panganib. Ang dagat ang mundo ng mga mangingisda. Dito sila umaasa para maitawid ang pang-araw-araw at maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Pero dahil malalim ito, malawak, sa kanila ay lagi ring may pangambang nakaamba. At sa bawat paglaot, ang isa nilang paa, binti o hita para ring laging nasa hukay. Wala kayo sa lolang ito, 74 anyos, pero sa paglalaro ng Mobile Legends, halimaw! Mga lola, hirap na ba kayong awatin ang inyong mga apo na adik sa paglalaro ng online game na MLBB o Mobile Legends Bang Bang? What if gulatin nyo sila? Okay. Yeah po, yeah, mag-wait tayo dito, wait. Oh, di ba? Kahit sa huling sandali, nakapatay. At sabayan nyo silang maglaro, kagaya ng lolang ito. Siyempre ang lola, kahit matalo, masaya pa rin ako. At ang lola nyo, hindi lang gamer, live streamer na rin. Hello. Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng sulok ng mundo. Kaninong lola to? Mga may pasok ha, mag-review kayo, aral-aral na leksyon. Importante yan. Ang highball ng 74 anyos na lola dito sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, siya ang lola of 15 na Gina G o game na game makipagsabayan sa mga mas batang players, si Lola Carmen. Talagang walang bigayan dyan. Sabi nga nila, ano ba, lagi nyo kong kinakatay. Tapos nababasa ko na walang matanda dito. Walang lola-lola. Wala akong binabanata na po. Sabi, matanda unahin natin. Pero sabi nila, lola, sorry, laro lang to. Okay lang mga po, sige. Kung gusto nyong katayin ako, katayin nyo ako. Kasi tuwan-tuwa sila pag kinakatay ako eh. Anong rank nyo na? Sabi ko, wag nyo na itanong kasi ang baba. Pero sa totoo lang, GM pa lang ako. Ang isa sa paborito niyang character, si Hilda. Favorite character ko ay si Hilda. Makunat siya, mahirap siyang mapatay. Okay na mga po, sound check. Ang followers ni Lola Gaming online nasa 140,000 lang naman. Madalas daw kasi siyang may pag-giveaway na skin o yung mga binibiling damit o special effects sa mga MLBB heroes. Sali lang kayo sa group. Yung mga bago dyan ha, pabasa ng pinned comment para hindi masayang ang pahula sa inyo ni Lola. Itong nakalagay dito sa headband ko, ito yung kasagutan. Bago sumalang, tinatapos naman daw muna ni Lola Carmen ang kanyang mga gawaing bahay. Maga akong gigising alas 6, naglilinis na ako ng bahay.
sa halip na magsiesta si Lola Carmen. Sub-sub na sa pag-MLBB. Kuminsan 11 hanggang 2 or 3 p.m. Bago ako maglaro ng ML, ipipray ko muna kay Lord ha. Maglalaro, gabayan niyo ako. Pati yung mga supporters ko. Ang kinikita raw ni Lola sa kanyang pagla-live, itinutulong niya sa kanyang mga anak at apo. Dati, mayroon akong 30,000. Hanggang ngayon, kumikita pa rin ako mga 5,000. Isa sa mga una niyang naipundar ang kanyang sariling gaming setup. Ito yung gaming chair ko, oh. May nag-sponsor dito kaya nagkaroon ako ng gaming chair. Then ito ang computer ko na kuha ko sa mga stars na nabibigay sa akin. Nagilita si Lola mga apo. Aray ko, pinatay na naman ako. Ako na naman. Dahil kilala na siya sa MLBB, World Online, dito sa Pilipinas. Hello! Nito lang September 8, naimbitahan siya sa opening ng pinakamalaking Mobile Legends League sa bansa, ang MPL Philippines Season 12, kung saan nakameet and greet pa niya ang kanyang mga idolo, ang Blacklist International. Nakita ko sila ng personal, tinititigan ko talaga, parang bata ako nang napapasigaw din. Nagsimula raw ang lahat nitong kasagsagan ng pandemya kung kailan panay ang MLBB ng kanyang mga apo. Ano ginagawa nyo dyan? Sabi ko, parang napapansin ko lagi na lang kayo nandyan. Pagka minsan napapasama kasi ako, sabi, Mama, hindi pa kami tapos. Anong tapos yan? Sabi ko, laging ganyan ang ginagawa ninyo. Sinermonan lang po kami kasi paggabi maingay kami. Hanggang ang apo niyang si Jay, pabirong inengganyong mag-MLBB din ang kanyang Lola Carmen. Oh ma, ikaw nga maglaro dito. Dahil nalulungkot ako sa bahay, sabi ko, sige, ako pa, hamunin mo. Pinatulan niya po yung biro namin. Dito na na-hook sa laro ang Lola niyo. Saya pala, pakiramdam ko, parang bata na rin ako eh. Bibigyan ka namin ng pangalan Lola Gaming. Nilive nila ako, pindot ako ng pindot, nagtatawa nang sila. Ngayon isang apo ko, pag napapatay ako, umiiyak. Aray! Sorry! Yun nga lang si Lola Carmen. Masyado yatang nawili. Hindi na maawat. Hindi po siya kumakain hanggat hindi po natatapos yung live. Puro mamaya at mamaya po siya. Hindi niya na po kasi namamalayan yung oras. Kaya po namin nasusermonan yung lola ko. Pa, ano mas naman? Teka muna, hindi pa matatalo ko nito eh. Sabi ng mga apo ko, Mama, huwag kang mag-8 hours maka yung mata mo lalong maapektuhan. Sabi ko, ganyan tatawad ako sa inyo, 6 hours na lang. Nung nag-ML nga ako, parang iba yung pakiramdam, lumakas ako. Ang paglalaro ng MLBB, paraan daw ni Lola Carmen para pagbigyan o ikanga ng mga millennial at ng mga Gen Z ngayon, i-heal ang kanyang inner child. Hindi raw kasi niya nagawang i-enjoy ang kanyang kabataan. Maaga kasi silang bumuo ng pamilya nang yumaon niyang asawa na si Lolo Lorenzo. Nag-asawa ako noon sa edad na 16 years old. Sa bahay lang ako. Pero ramdam na rin daw ni Lola ang kanyang edad. Pabuhat si Lola. Kung minsan nangangawit ka, hindi mo alam yung balikat namin, yung upo namin. Pinapatong ko yung paa ko. Ngayon, 2 hours to 3 hours na lang ako naglalaro. Dito ako sa loob ng bahay. Nag-exercise, nagsasayaw ako mag-isa dito. Sa mga senior citizen, magandang dulot nito sapagkat nai-improve yung kanilang cognitive skills, yung coordination, motor, and visual, pandinig. Diba? Kasi may mga sounds yan. Maganda rin memory exercise. 1 to 2 hours in a day is enough. Hindi naman din pwedeng wala kang libangan. Kasi bahagi yun ng iyong quality of life. Ika nga. At hindi naman daw puro laro lang siya. Si Lola Carmen, nananatiling aktibong lector at commentator pa rin sa kanilang simbahan. Para madagdagan yung lakas ko, sabi ko, mag-serve ako kay Lord. Natuwa yung mga ka-church ko na, welcome, Ate Carmen, as Lola Gaming. Para makumpleto ang Mobile Legend experience ni Lola Carmen, nitong Sabado, si Lola Gaming nag-transform sa kanyang paboritong MLBB character na si Hilda para dumalo sa isang cosplay o costume play event sa Makati. Ginawa namin ito para sa mga taong hindi naman talaga sobrang hardcore maglaro ng katulad ni Lola Gaming. Meron siyang platform na hindi lang siya online. I think si Lola Gaming, she's proof na hindi ka dapat nag-iisip na tumatanda ka. Pagdating sa event, si Lola pinagkaguluhan. Marami ring nagpa-selfie. Hindi mo usual makakakita ng mga gantong klaseng cosplayers na ganda yung age, tapos nasa convention.
ang taas ng confidence niya. Ganda tingnan ng costume niya. Dahil dancerist din naman ang lola nyo, nakisali pa siya sa TikTok Dance Challenge kasama ang ibang mga batang cosplayer. Kahit ako, hindi ko kayang mag-cosplay ng ganun-ganun. Kahit ano pang edad mo, mag-enjoy ka. Napakasaya. Parang bumalik ako sa pagkabata ko. Sabi ng iba, magmahal ka ng gamer, hindi ng player. Diba? Kahit sa huling sandali, nakapatay. Sa sobrang lovable ni Lola Gaming, buong gaming community ngayon, nagmamahal sa kanya. God bless us all, mga po. Wala pala sa edad, wala sa kabataan, kundi kung ano'y maramdaman mo na doon ka masaya, gawin mo, diba? Si Princess, dating kontesera sa mga gay Bucon, pero ngayon, bihag na ng sarili niyang higaan at ng isang hindi pa rin matukoy na karamdaman. Suki siya ng mga barangay gay pageant palaban sa rampahan kahit pa sa Q&A. Bakla, badiw, charing, o bayat man po ang itawag ninyo sa amin, tandaan po ninyo, amin ang gabi nito, tagahanga lamang namin kayo. Siya, si Princess. Sikat po ako dati sa mundo ng baklaan. Halos gabi-gabi po nananalo po talaga ako. Pero ang tinitingala sa gandang Reyna, tila may koronang tinik ngayon. Ang kanyang iniingatang figure, butot balat na. Ang kanyang makinis na kutis, nagkasugat-sugat. Sa araw-araw po talaga, puro sakit po yung nararamdaman ko. Nauna ko sa sarili ko. Ibig ko, pagod na siya. Pinagsabi po na saka po daw minaiingit, kaya po daw pinakulam po daw ako. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Dito na ba matatapos ang buhay ko? Ang bahay na ito sa Balayan, Batangas, ang itinuturing na palasyo ni Princess, kung saan namumuhay siyang mag-isa. Tingin sa taas, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Walang ilang kausap, nakasama, may sakit ka pa. At hindi ko kaya buhay ko. Nakakasama na nakasanayan ko na. Kaya si Princess nabubuhay sa nakaraan. Lagi ako nagbe-best in casual niya. At naman, wala akong maisip na talent. Parang drawing-drawing na lang ata ako dyan sa talent niya. Para less powers, less pagod. Noong isang gabi nga po, may pageant dyan sa kabilang barangay namin. Sabi ko, sana kasali ako dyan ngayon. Iba pa rin yung pakaramdam na ikaw ang pinapalakpakan. Nakakamiss sobra. Siyang nakaratay sa higaan, hindi na magawa ang kanyang signature walk. Ang kanya kasing mga binti ni hindi na niya maiunat. Ang kanang braso na lang niya ang kanyang naigagalaw. Dito naman, dito nakalagay yung mga inumin ko. Nakalapit na sa akin para aabutin ko na lang pagka nauhaw ako. Inaabot ko lang lahat ng kaya kong abutin. Makainom, makakain, lahat yun. Bahala na po basta makasurvive ka po sa araw-araw. May kita mo yung iba, ang layo na nila, ikaw nandyan ka pa. May iyak ka syempre. Iisipin mo, makakahabol pa ba ako o matatapos na yung buhay ko? Ulila na sa ama si Princess. Ang kanya namang ina, may iba na raw pamilya. Ang nagsisilbi niya ngayong kamay at paa, ang kanyang kuya JP. Hindi naman siya mahirap alagaan kasi pakakainin mo lang, bawas lilinisan mo. Pag wala ako, sinasabi ko sa kanya, pag may kailangan ka, text mo ako para mapunta na gilgit.
Araw-araw siyang nagpapakulo ng dahon ng bayabas na siya niyang ipinang-i-spray sa sugat ng kanyang kapatid. Siya rin ang matiyagang naglilinis ng mga sugat sa katawan ni Princess. Pag nabasa yan, mag-iiba yung itsura niya. Parang ganito, yung parang lumalambot yung dumi. Siya pag malambot na siya, kusang nang natatanggal yung malaking to yung mga to yung balat. Kusa siya nalalaglag. Para matanggal ang damit ni Princess, pinupunit na lang ito ni JP gamit ang blade. Tatapon to. Susunugin. Nabilaw sa ukay. O yan, may nagbibigay naman ng damit na mapinagliitan. Sa kanya pinupunasan ang mga sugat nito. Masakit pa din. Hindi basta-basta na hawakan ang balat ko. Paano pong din? Hindi basta-basta na didikitan. Kasi konting lapat pa lang masakit na talaga. Pag sobrang sakit na, parang iisip ko na lang na parang sabi ko, Diyos ko, Diyos ko, ayoko na. Parang gusto ko na lang mamatay. Kasi sobra na eh. Parang ganun. Yun ang nararamdaman ko. Yun ang naiisip ko. Tokwat baboy tapos kanin. Para dito nilalagay para hindi guyan kagaya nito. Tapos ito, lalagay ko lang sa dito para maabot niya pag kumain siya. Paalis na ho ako. Pupunta na ako ng trabaho ngayon, boss. Babalikan ko lang siya mamaya. Medyo mahirap kasi may trabaho ako tapos may pamilya rin akong kailangan obligahin. Nahihiya na nga po ako eh. Kasi sa totoo naman, mas kailangan siya ng pamilya niya talaga. Lalo pat may anak po siya. Kaya ko pang tumulong. Tulungan ko muna siya. Hanggang gumaling siya. Kung pabigat siya, ito pwede siyang takasan niya. Pag ganyan. Pero hindi. Hindi ko magagawa yun. Nauna ko sa sarili ko. Pagod na siya. Nagsimula raw ang kalbaryo ni Princess nito lang nakaraang taon. Nilagnat po ako. Nagpa-shutout na po ako noon. Nalaman po na may hyperthyroid po ako. Tsaka infection sa dugo. Hanggang may tumubo na tila tigyawat sa kanyang noo. Ang noo'y maliit lang na tigyawat, kumalat sa buo niyang katawan. Aminado si Princess, inabuso niya ang kanyang katawan noon. After work, inom, gala, puyat. Mag-take ako ng mga hormones. Naghalo-halo na siguro. Pati ang mga doktor, hirap din daw matukoy ang kanyang sakit. Hindi po agad matukoy kung ano po talaga at kung saan po nanggagaling. Medyo generalized sa buong katawan yung mga skin conditions niya. So hindi siya kayang i-manage ng mga simpleng ointment lang. Ang kutob nga ni Princess. Sikat po ako dati sa mundo ng baklaan. Gabi-gabi po nananalo po talaga ako. Kaya po daw pinakulam po daw ako. Gayunman, miss na raw niyang rumampa sa stage. Minsan hindi na siya pinapasali sa panin, sa mga barangayan. Kasi pag nalaman na kasali na siya, lahat ng candidate na atras na. Kasi alam na talaga nila na may mananalo na. Basta tibayin mo lang yung loob mo, magdasal ka lagi, tsaka nandito lang kami lagi at supportan ka namin hanggat kaya namin. Princess, pagaling ka, tatagan mo lang ang loob mo para tayo makapag-pageant ulit. Kaya para palakasin ang kanyang loob, binisita siya ng mga kasama niya noon sa mga Beaucon o beauty contest. Tsala. Ano ko? Basta ka na. Dambaw ni San Sablado. Nukay namin sa bahon. Tinago namin talaga ito.
Tsaka pag sinabing princess, tatakagad sa pangalan. Diyos ko, Alakera, Tampadora. Masaya rin na malungkot dahil sa pagkikita namin, galing ka na niya, tsura niya. Kaya magpagaling ka na, tayo makarampa na uli. Tanda mo lagi, ikaw nagsasabi lagi sa amin, sis, go lang, laban lang. Ngayon, ikaw naman ang lumaban. And the title holder is Miss Princess Ocampo! Yay! Congratulations! Ngayon po ang tulong pa lang na naiibigay natin, ito nga po na financial assistance na makukuha niya at saka po itong food pack na na-receive niya. Ma'am, gandang umaga po. At dahil delikado na ang lagay ni Princess nitulang Biyernes, bayanihang dinala siya ng mga kawani ng LGU ng Balayan sa ospital. Kinailangan siyang ilipat sa folding bed na siyang pinagtulungang buhatin ng mga rescuer. Paan? Okay. Tapos, baka tignan lang sa... Sige, taas. Diretso. Okay, diretso. Okay. Dana, baba. One, two, three. Patabi. Ay, pakamisira. Ano ang gagawin niya? Eh, pareho na lang. Dumaan pa sila sa gitna ng pilapin. Sumailalim si Princess sa check-up at laboratory tests. Habang chine-check-up pa si Princess ng doktor, bigla siyang nag-seizure. Nagkaganyan siya sa bahay. Toy! 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 Marami siyang iniisip ko. Pag na-stress siya, hindi naman kaya ako. Sir, kailangan talaga siyang mag-inira. Sir, oxygen mo na! Oxygen mo na ito! Dilagay mo na natin. Oxygen lang po. Sorry po. Support lang tayo. Pagkakaroon niya po ng convulsion, pwedeng dala ng infection or pwede pong meron ding mga sakit or problema sa neurologic system na kailangan din po nating imbestigahan. So, meron siya nung tinatawag na subclinical hypothyroidism or bahagyang mababa yung level ng thyroid hormone niya sa dugo. Pag po may hypothyroidism, pwede rin talaga na may mga skin conditions. Ipinayo na mga doktor na i-admit na siya sa ospital para mas mapag-aralan kung ano ba talaga ang kanyang sakit. From impressions pa lang ng skin, Staphylococcus scalded syndrome, cutaneous tuberculosis, or yung TB sa skin. Kailangan niya mag-undergo pa ng ibang extensive workup. It will take weeks and even months before talaga matreat or ma-cure yung skin lesions ni Princess. Natawag na namin siya sa mga specialist namin, yung mga dermatologist, infectious disease specialist, and even neurologist and endocrinologist. So lahat yun involved na sa management kay Princess. Kung may mga kailangan talagang treatment kay Princess, ay ipoprovide naman yun ng hospital. Ako, sino man po yung may kakayahan tumulong, sana po katulungan niyo po ako. Kahit sa magkano, sa barya, tatanggapin ko po ng buong puso kasi kailangan ko po ng tulong. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Princess nananatiling positibo ang disposisyon. Huwag natin isipin yung tinatadaanan natin. Ang isipin natin kung paano natin malalampasan, hindi pwede magpatalo kasi lahat naman ng bagay talaga may solusyon. Thank you.
umano, may 2 KMJS fans mula Zamboanga at Maynila na kuhang-kuha raw ang aking boses. No AI o artificial intelligence needed. We, di nga. Simulan na ng Sunday viewing habit ng pamilyang Pilipino. Tsak mapapasabi kayo, KMJS na yan. Sounds familiar? Hindi po kayo namamali ng inyong dinig, mga kapuso. Dahil meron na naman tayong mga ka-multiverse. Mabuhat! May food vlogger Jessica. Meron silang lumpiang Shanghai. Barbecue. Sarap! Weather correspondent Jessica. Makulimlim na naman dito sa Pilipinas. At syempre, reporter Jessica. Hindi pwede bumisita sa sementeryo. Ang mga yumaong pamilya na lang daw ang bibisita sa kani-kanilang pamilya. Teka, sino ba itong tila balak para wakong i-elbow o palitan sa sarili kong show? Direk, ready na. Narito ang aking kwento na tsak mapapasabi kayo. I-KMJS na yan. Lumipad ang aming team pa Zamboanga City para makilala siya, ang vlogger na si Dennis, also known as Dora de Zamboanga. Todo sige aquí. Ano to anda? Pero sa tuwing ako ang kanyang ginagaya, di umano, siya raw si Jessica Toho. Ako po, si Jessica Toho, ang kauri mo. Toho naman kasi sa Chabacano word, parang walang pera, wala akong production, ako lang mag-isa, kaya medyo Jessica na walang pera. Mga kapuso, kauri, nandito tayo ngayon kasi wala akong team, so ako lang mag-isa. Pero bakit nga ako ang napili mong gayahin, Jessica Toho? Idol na idol. Witty kasi. 28, 29, 30! Matalino, tsaka mabaksik. Hindi lang basta nagre-report, naghatid din siya ng ligaya. Parang naiikot mo ang buong mundo dahil sa kanya. Paano kumain si Jessica So ng isaw? Ang pinakamasarap na pagkain, di umanoy, titikman natin. Masarap! Paano rin ba nagsimula ang kanyang panggagaya? Nag-prank call, prank call lang yan sa kaibigan ko. Tapos sinasabi niya yung the number you have dialed, ganon. Kinaya ko rin si Jessica Soho. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Di umanoy. Tumawa din yung kaibigan ko. Kaya sabi ko parang have ito ha. Hanggang naisipan na raw niyang gawin itong content sa kanyang vlogs. Sa isang oras pa lang, may 1 million views na. Kaya na-shock din talaga ako. KMJS na yan! Nakakatuwa talaga, ang galing. Para akong nanonood ng KMJS. At kinarir na raw ni Dennis ang panggagaya. Parati akong nanonood ng Jessica Soho, kaya medyo na-incorporate ko na yung boses niya, yung intonation, at saka yung galaw. Kaya minabuti ng aking mga team na pumunta agad-agad. Yung kamay niya dapat nakahawak, tapos nasa chan banda. Ang nangyari ng bagyong Pepe! Tapos yung pagkaboses niya, medyo ninipisin ko lang konti, and then yung intonation parang higher to lower. Ipapakita ko sa inyo ang daan patungo sa inyong crush. At maraming pinturaw ng oportunidad ang nagbukas kay Dennis. Kinukuha ako sa mga birthday, sa mga wedding, mga fiesta. Meron pa nga nag-offer sa akin sa beauty clinic. Bagay ba ako dito? Ang pangit-pangit ko. Sa isang buwan, siguro mga 20 to 30K. Ang kanyang kinikita, malaking bagay raw para sa kanya. Si Dennis kasi na-diagnose na may kidney disease. Malaking tulong na talaga siya kasi nagda-dialysis ako for 7 years na. Nagbabayad kami per session, 1,000 plus. Tapos may mga maintenance pa na gamot. Dahil na rin sa kanyang kondisyon, napilitan si Dennis na iwan ang kanyang profesyon bilang teacher. Mahina na din talaga yung paa ko. Basta mabuhay lang ako ng mas mahaba. Itutuloy ko talaga yung panggagaya sa kanya kasi nagiging masaya yung mga tao. Yung gusto ko lang i-achieve is siguro makita ko personal si Jessica Soho, char. This is a pre-boarding announcement! Ang aming pagkikita. Ginagaya pa yung pangalan ko, Jessica Toho. Abangan mamaya! Hello! Oh my God! Samahan ang aming team.
Samantala, ang isa pang nag-aala Jessica Soho online ngayon, abay excited na yata sa gabi ng lagim? Sa gabi ng lagim, kasama ang mga paranormal experts. Nagkakapiraw sina Carlos sa Tagaytay nung nakuna ng kanyang viral video. Napaka-foggy ng weather sa Tagaytay. Nakakadagdag ng parang kilabot, kumbaga. Sina Carlo raw kasi may tila kababalaghan din na nalitratuhan. Nung panahong yun, pinag-uusapan namin yung litrato namin. At parang putol na ulo lang yung picture ng kaibigan namin. Wala siyang katawan, tapos parang naka-insert lang yung mukha niya dun sa picture. Gagawan ko ng kwento yung picture na yon. Noong 1950s, kilala si Esa. Siyempre, laugh trip kami. Sa lukuyang binabagtas ng aming team, ang Tagaytay. Talagang kuhang-kuha niya. Nung nakapikit niya kami, kala namin best friend na namin si Ma'am Jessica. Nagulat na lang po ako na after a month, mahigit 1 million views na siya. Tapos binabasa ko yung mga comments, laugh trip, si Madam Jess nakapagbakasyon. Sa lahat po ng nakanood na, maraming salamat po mula sa bumubuo ng aking team. Hindi na rin daw nahirapan si Carlo sa panggagaya sa akin. Ang gabi ng lagim po, sobrang hindi ko pinapalagpas yan. Favorite expression ko talaga yung pag sinasabi ko, ang mga kaluluwang ligaw. Ano nga ba? Di umano ang misteryong bumabalot sa sementeryong ito. Pag ginagaya natin ang boses ni Madam Jess, kailangan kuha din natin yung lakas ng pagbitaw ng boses, may brilyo, pinuputol ang mga salita upang mas lalong maintindihan. Napadpad tayo dito sa San Juan River kung saan matatagpuan ang mga UFOs, Unidentified Floating Objects. Kung bibigyan ng pagkakataon, sana mangyari yon na ma-meet ko si Miss Jessica Soho. Kaya nitong Biyernes, si Jessica Toho mula Zamboanga, lilipad na ako! Lumipad pa Quezon City para makipag-collab kay Carlo. Magandang araw sa iyo, Miss Jessica. Magandang araw din sa iyo, Mr. Jessica. Ang hindi nila alam, nakikinig ako sa kanilang dalawa. May mga gumagaya sa akin. May mga impostor. Mukhang kababalaghan ba talaga ako? Tsaka yung isa ginagaya pa yung pangalan ko, Jessica Toho. Aalamin namin ang misteryo. Pati kwento, kababalaghan din. Makulimlim na naman dito sa Pilipinas. Not one, but two, yun ang gagaya sa akin. Alam mo, Miss Jessica, kung hindi mo... Hello! Oh my God! Sino kayo mga copycat? Hello po! Kamusta na kayo? Hi po! Ang Hello! Talagang yung forma ko, ginaya mo talaga, ah. Damit ko ba to? Damit mo? Unexpected talaga. Hi po, Ma'am Jessica. Kamusta kayo? Kamusta? Oh my God. Kamusta, Carlo? Mabuti po, mabuti po. Okay, bakit naman sa lahat ng gagayahin ako pa? Siyempre po, Miss Jessica. Idol ka talaga namin. Idol na idol talaga kita. Ala, gusto kong mag-iyak. My God, first time ko talaga. Pero sabi nga nila, di ba, yung imitation is flattery. So, I'll take that very well. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ako, starstruck daw siya. My God. Ako nga to, hindi siya makapaniwala na ako to. O, dali, kurutin mo ako. Si Dennis naging emosyonal nung ikwento sa akin ang kanyang sakit. Ikaw talaga ang inspirasyon ko kung bakit nabubuhay pa ako ngayon. Ang laking-laking tulong po ninyo na para magkaroon ako ng pambayad sa dialysis. Mm-hmm. Kahit hindi naman bayad, pero nagkakaroon ako ng pagkain, pamasahe dahil po sa pagkasikat nyo sa amin. Yun din ang objective namin na yung aming mga story at yung aming programa kumonek sa mga katulad mo at may maidulot na kabutihan o value sa mga viewer namin. So, saka salamat din na hindi ka na-offend sa Ay, army. Achieved. Achieved. Mm-hmm. Maraming salamat po sa KMJS na every week binibigyan nyo po kami ng inspiring stories na talaga pong ang laki po ng impact sa amin. Hindi po namin na-expect na kaming mga ordinaryong tao ay mabibigyan ng ganitong klaseng oportunidad. Naman, sabi ko nga, yung mga katulad nyo, yun ang gusto naming nanunood ng KMJS. Lahat tayo extraordinary, walang ordinaryo. So, thank you po. At para magkasubukan kung sino sa kanila ang may future sa pagbabalita,
Sumabak sila sa isang challenge. Yaman din lang na ginagaya nila ako. I-challenge natin sila. Unang sumabak si Dennis. Ang challenge ko kay Dennis, may breaking news na sunog. Go ahead. Pasok, Dennis. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po, ang iyong kapuso. Kapuso mo, Jessica Toho. Dito, biglang nasunugan ang bahay. Hindi po ang skin ko ang nasunog, ha? Kaya, mga kapuso, tara, action na natin. Ba, may dating. Pero yung boses niya mabagal pa rin. Dennis, pag breaking news, dapat mabilis. May sunog ho dito, ganyan. Dami yung nagkakagulo ho dito. Hindi nila malaman. Ganon, may urgency. Pero pasado. At dahil pasado, pressure naman ito para kay Carlo. Paano kaya kung biglang, wag naman po sana, lumindol? Go ahead, pasok, Carlo. Breaking news, mga kapuso. Nangyayari ang 6.9 earthquake. Diyos ko, wag naman. Na ang epicenter ay sa Manila Bay. Kunwari may aftershock habang nagre-report ka. Sandali lamang po. Nararamdaman po namin ngayon na may onting pagyanig. Kayo po ay pumunta sa ligtas na lugar. Mag-duck, cover, and hold. Nama po'y lahat kayo ligtas at mamaya abangan po ang mga updates sa nangyaring lindol. Magbabalik po ang aming program. Oh, salamat. Pasado silang dalawa. Your first rate copycats. Yes! Yay! Ako po, si Jessica Toho. Samahan ang aming team. Magkakatunog man, may kanya-kanya pa rin tayong kwento. At gamitin natin ang mga ito para marinig ang kanya-kanya nating boses. Ika'y MJS na yan! Yay! Yay! Ating bahay, ang ating tahanan, silungan at ang pinakaligtas dapat na lugar. Pero sa loob mismo ng isang tahanan, naganap ang isang karumal-dumal na krimen. Masaya pang nagtipon-tipon hapon nitong July 22 ang pamilya ng magkapatid na Jenaline at Jason. Ipinagdiwang hindi lang ang kaarawan ng kanilang pinsan, kundi pati na rin ang paglaya ng kanilang amang si Loreto na 4 na taong nakulong. Pero yun na pala ang huling beses na sila'y magkakasama-sama. Makalipas lang kasi ang ilang oras, ito ang sinapit ng pamilya sa Galdia. Sina Jenaline at Jason nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Parang may kinatay talaga yung nasa loob ng bahay. Nag-iisip po kami lahat kasi po may sumisigaw. Ate, may dugo. May malaki siyang tama dito. Umabot daw dun sa pito ka na. Ang kanilang buong pamilya. Pinagtataga. Sana natulungan namin siya. Sana nandun kami. Sino ang may gawa nito sa kanila? 4 na taon po namin siya. 4 na taon namin kasama. Hindi kami nakapanawala. Ano namin siya? Halos 2 buwan matapos ang nangyaring krimen dito sa Sogod, Southern Leyte, lumapit sa aming programa ang pinagtatagang pamilya para humingi ng tulong. Ang mga sugat ng magkapatid hindi pa rin naghihilom. Ito po yung sugat ko. Ito yung pinakamalaking sugat ko. Tapos ito pa po yung isa na sugat ko. Ito po yung sugat ko. Tsaka ito. Madaling araw nung nagising daw si Jenaline nang may narinig siyang kaguluhan. Natulog na ako kasi lalim ng gabi. Pag nagkagising na lang ako sa ingay ng kwarto nila, doon ko na lang nakita na yung mama ko inanot sa liig. Humingi siya ng tulong sa kanyang kuya Jason na kasama niya noon sa kwarto, pero hindi raw ito nagising. Kaya si Jenaline mag-isang nakipagbuno sa suspect. Hanggang lumaban ako, yung nakuha ko na yung atsya, nakuha naman niya yung buhok ko. Dinasag niya ako, doon na ako tamaan ng mga sugat.
Bagamat may mga saksak na, pinilit pa rin ni Jenaline na bumangon para iligtas ang iba pa niyang nakababatang mga kapatid. Tumakbo kami. Di ko na alam kung anong nangyari sa loob ng bahay. Hanggang rumesponde na ang kanilang Tia Ging at Tio Libert na kapitbahay nila. Nagising po kami lahat kasi po may sumisigaw. Nung nakapunta kami doon, nakita namin yung mama nila, duguan. Parang may kinatay talaga yung nasa loob ng bahay. Ang panganay na si Jason, nanuoy natutulog lang. Nasaksak na rin ang salarin sa bunbunan at kanang pisngi. Hindi ako nakagising niya ang pangyayari ngayon. Pagising ko, nasa ospital ako. Ang suspect agad tumakas. Si Susana, ang ina ng pamilya, dead on the spot. Lumabas yung kapatid ko na gumapang lang. Habang si Loreto na tinaga sa mukha, isang linggo pang na-confine sa ospital bago tuluyang binawian ng buhay. Sana natulungan namin siya. Sana nandun kami. Nagkakamiss kasi. Yung mga araw na kasama namin, yung family namin buo. Nung magkasama kami, masaya. Tapos, natatawanan, ganun. Mga pangarap namin, dinatutuloy. Nung nawala sila, sabi namin, kawawa naman yung mga kapatid ko. Gusto ko pa sila makasama eh. Kasi, hindi pa kami natanggap na nawala na sila. Sina Jenaline at Jason, hindi lang daw namukhaan ang suspect. Kilalang kilala pa raw nila. Apat na taon namin kasama. Hindi kami nakapanawala. Para na naman siyang tunay na ama. Ang gumawa raw kasi nito sa kanila, walang iba kundi ang dating kinasama ng kanilang inang si Susana. Ang kanilang amain na si Berto. Pagpun ba si Loreto sa Galdia? Taong 2019, nung ang haligi ng pamilya na si Loreto, nakulong. Hindi po yung totoo kasi walang ebidensya. Habang nakapiit si Loreto, nakilala ni Susana si Berto. Nabuntis yung mama ko. Sumama na yung mama ko. Sina Susana at Berto nagsama sa iisang bubong. Mabuti siyang taong. Kapag mingi ako ng pera, bigyan niya ako. Pero ang pagsasama ni na Susana at Berto, naudlot nung si Loreto na pawalang sala at nakalaya nito lang Mayo. Nung nakalaya ng yung papa ko, saya-saya namin tapos masaya yung mama ko. Kaya umuwi yung mama ko dito. Pero si Berto, hindi sang-ayon sa naging desisyon ng dati niyang kinakasama. Hindi tanggap ng stepfather ko na babalik. Galit na ang stepfather ko sa ng ina ko. Kaya nagbanta raw ito. Pag bumalik daw ang ina ko sa ama ko, bakit magkamatay daw? Lalaban po siya hanggang ano kamatayan ko. Doon sa barangay nila mismo, parang binulong-bulong niya sa mga kapitbahay. Mag-ihaw siya o usa ka baboy nga butakal o usa ka anay, kunya tulo ka bag anim na yung biek. Mula noon, si Berto, makailang beses daw nakitang umaali-aligid sa bahay ng mag-asawa. Yung lalaki, nagmamansid gabi na, magpunta talaga dito. Gusto lang daw niya tingnan yung mag-asawa. Kung nagkatabi na ba talaga, open kasi yung window nila. Hanggang si Berto, sinakatuparan ang kanyang paghihiganti. May nililihim pala siya ng madilim. Sa nangyaring krimen, hindi lang dalawang buhay ang nawala, kundi apat. Dahil si Susana, nung napatay, nagdadalang tao pala ng kambal. Kung magbibilang po tayo mula sa paglabas ng mister niya, and then yung counting kung ilang buwan yung bata, hindi ho magjajive. Conclusive na po yun, na talagang sa suspect po yung... Ang tanong ngayon, nasaan na si Berto? Yung number one suspect po natin ay... siya mismo ang kumiti ng kanyang sariling buhay. Case closed na po ito. Sinubukan naming kuhanan ng panig ang pamilya ni Berto, pero hindi sila tumugon. Bawat distance ng kapitbahay, aabot ng 500 metro. Kapag may mga emergency, nag-signaling na lang, yuhu! Sasagot namin yung sa kabila ng huu! Tatlong bisis yun ginawa. Tinuturoan namin yung bawat barangay o mga tao, mga household, paano yung first aid. Ang mga naulilang anak ng mag-asawang Susana at Loreto nasa pangangalaga ngayon ng kanilang mga tiyahin. Nagtutulungan po yung mga tita ko, tito na panggastos ng pag-aaral namin. Pinag-iba na rin nila ang dati nilang bahay. Parang murag mabalik ang alaala. Pag nakikita namin yung bahay, lahat na bagay na nasa loob, sinunog namin. Parang walang maalala talaga.
ang mga bata. Tinulungan naming sumailalim sa counseling sa trauma na kanilang pinagdaanan. Nasa state sila ng medyo nahihirapan pa, pero they're trying their best to overcome yung trauma. Yung immediate family, yung mga lolo't lola, andyan kasi yung ano nila, support system malakas. Kaya somehow nakapag-move forward sila sa kanilang chapter sa life. Dahil wala ng mga magulang na sa kanila'y magpapaaral. Gitawag ni proper education and training or PET scholarship. So puhon, inig college, hinjo, pwede ni si Jan magamit. Si Jason. Si Janelle. Thank you, ma'am. Thank you, Day, ma'am. Na nagapong mong suporta sa amo nga ni nang mo dyan ipangandoy na mong magkakuan may kanang kauman may school latas makuha ka mong kurso na mo ipang kuan mong gipang sanang plano. Nagpaabot din ang pinansyal na tulong ang ating programa. Salamat talaga ko sa LGU, ma'am. Labi na nimo nga gipaning kamutan po din jo. Thank you kadyo, ma'am. Thank you po din jo, sir. Nung araw na yon, ipinagdiwang nila ang dapat sanay 43rd birthday ng kanilang Tatay Loreto. Ma, pa, anong kung sakaling na narinig niyo to, gabayan mo po kami sa araw-araw naming ginagawa. Sana matutupan yung mga pangarap natin. Sana masaya kayo, hindi na kayo magalala sa amin dahil okay lang kami dito. Inalagaan naman po kami ng ano, mga tita namin, kapatid mo. Tsaka kay mama po. Ma, kung nasan ka man ngayon, sana po huwag mo kaming kalimutan, ma. Karumal-dumal ang nangyari sa pamilya sa Galdia. Matagal pa bago tuluyang maghilom ang kanilang mga sugat. Pero mag-iiwan man ito ng marka, pipilitin daw ng mga magkakapatid na bumangon para na rin sa alaala ng kanilang ama't ina. Sa Cebu City na iniiwasan at kinatatakutan ng mga motorista dahil di umano sa isang batang multo na doon nagpaparamdam. Sa Cebu City, bahagi na ng paglalakbay ng mga motorista ang tunnel na ito. Sa umaga, isa lang itong normal na lagusan. Labas-masok ang mga sasakyan. Pero pagkagat ng dilim, ang lagusan, di umano, kinatatakutan. Hadlok mo, makusog dira. Ay, masinyag na yung labay. Kilabot, kalamang kuyawan ta ka ng wagi. At ayon sa mga salaysay ng ilang saksi, ang tunnel na ito raw kasi sa Cebu City, di umano, kanlungan ng isang batang multo. Ang grupo ni LG, ang Cebu Ghost Hunters, naglakas loob na magsagawa ng paranormal exploration sa tunnel. At nandito na nga tayo sa loob ng SRP, mga hunters, ng tunnel na ito, na para bang merong mga ligaw na kaluluwa na nakatitig lang sa amin. Nasa likod kami ng multicab, nakasakay. Nagbibideo, tapos pinapakiramdaman yung paligid. Ang bigat ng pakiramdam ko, tsaka mainit yung hangin. Habang binabaybay nila ang kahabaan nito, ito ang kanilang nakunan. Sa gilid ng tunnel, kapansin-pansin ang isang itim na figura na parang sumilip. Hindi namin nagamitan ng equipment kasi bawal bumaba dito eh. Pag ikaw ay nagpa-paranormal research or nag-ghost hunting, hindi mo dapat ini-edit. Doon na lang namin nakita, after na namin na-review yung video. Alam na namin na hindi lahat na maniniwala. Nasa sa kanila na yon. Marami man ang duda sa kanilang na-videohan.
Paano naman maipapaliwanag? Ang ibang mga testimonya ng mga diumano sa tunnel ay meron ding nakita at naramdaman. Mabigat ang pakiramdam tuwing dadaan kami dyan. Kaya nga hindi ako dumadaan dyan kasi na-experience ko na may bubulong sa'yo. Gaya na lang ng motoristang si Ryan, na habang binabaybay daw ang lagusan kamakailan lang, may napansin daw na bata na nakaangkas sa motor sa kanyang harapan. Nung nasa kalagitnaan na, doon ako nagtaka kasi if angkas yung bata sa likod, dapat gaganon siya sa harap niya. Pero kaso hindi siya humawak, hindi na to bata. Si Ryan, sinubukan pa raw habulin ang rider. Mabilis sa takbo nila, nandito na na-park. Pagtingin ko ulit, nawala na yung bata. Pare, may nakaupong bata sa likod mo. Wala naman ah. Nakasumpit sa'yo pare, kanina pa, mula sa dulo. Sabi niya, hello sir, ako lang talaga mag-isa. Matas ang mga balayibo namin. Dito rin sa tunnel dumaan si Nico matapos manggaling sa kanyang gig. Nang nakasolo na dito sa tunnel, nalay ni Kuan kanang bata ko ito nga naingon sa akong layo nga, uy, moto ka ito nga, nadungog na akong atingog, kuyawan ko, turbaan ko, kay siyempre, wala ba di bata nga magdaduha niya, labi na ingat na oras sa mga absensi ng siguro. Ang nilalang, tila may pagkapilyo pa raw. Moto, pagkapunta ko sa tunga-tunga na yun, ano may ni-tik-tik sa akong Kuan, pagkakang napit, yung moto, bukasa po sa akong gibate nga, talos tanan ng tanan balibo baro burasan ko na blanco sa kuan wasa ko ni try attempt nga mo sa side mirror sa motor kay unsa pala ko makita sa back ko mo sa mga pros sa kuan kanang disgusto. Si earlier naman, nung minsang dumaan sa tunnel, halos na aksidente pa raw nang sa kanyang side mirror. Di umano, may imaheng bumulaga. Tumingin ako sa side mirror, bata yung nakita ko. Ang halos isang kilometrong SRP South Road Properties Tunnel nagdudugtong sa timog na bahagi ng Cebu at ng sentro ng komersyo sa Cebu City. Ang unang proposal daw dyan is flyover or bridge. Pero hindi sumangayon yung mga tao kasi masisira yung plaza ni Pedinensya. Malaking tulong yung SRP. Nalisen po yung traffic. Karamihan sa mga dumadaan dito, umiiwas sa traffic, gaya ni Princess. May pinuntahan kasi kami doon na friend ng aking fiance. Traffic noon, ang sasakit na kasi ng likod ko. I'm about to lean my chair sa front. Tapos pag look ko dito sa right side, may nakita akong bata tapos umupo siya, tapos nakacross ang leg, nakayakap siya sa tuhod niya. Imposible naman, bakit may bata doon? Sino nga ba ang batang diumano nagpapakita sa tunnel? Ano ba ang gusto niyang ipahiwati? Nag-imbestiga ang aming team. Taong 2006 nung sinimula ng construction ng lagusan. May nahukay daw dito ng mga buto ng tao. Sabi, from World War II, may nagalaw sila na nananahimik, kaya nagmumulto. At nung buksan daw ito sa publiko taong 2010, taon-taon na rin daw na meron ditong disgrasya. Para tulungan sina LG sa investigasyon, nitong Webes, lumipad pa Cebu City ang paranormal investigator na si Ed Calwag. Walang ideya si Ed kung ano ang nagpaparamdam daw sa lagusan. Ako yung mag-o-observe sa kanila and titingnan natin kung yung lugar o yung spot na makikita nila is the same spot na nakita ko at naramdaman ko. Pagpasok pa lang ng tunnel, si Ed nagsimula na raw may naramdaman. From here, mula dito sa spot na to, lakas na niya. Ibig sabihin, yung concentration ng energy ng bata dito. Basag yun dito niya. Parang nakalabas yung mata. Parang bali yung kamay. Parang bulol magsalita eh. Hindi ko maintindihan.
meron ng kakaiba. Sige, hindi. Kung ano yung way nyo, yun yung gawin ninyo. Observer ako this time. Kung sino mang gustong magkipag-connecta gamit yung hinahawak ko, which is the spirit box, pwede kang kumonekta, magkipag-communicate dito. Ako tatawag, ha? Gusto kitang makausap. Kausapin mo ako ngayon. Ayan na. Nandiyan na siya. Anong pangalan mo? Gusto kitang makilala. Anong pangalan mo? Ulitin mo. Hindi ko naintindihan. Narinig ko yung boses ko, sir. Kayong yung pangalan ko, narinig ko. Yes. Sige. Sama ko kayo, ha? Pwede tayong lumipat ng lugar na tahimik para mag-set ng communication. Sagutin mo ako, pwede ba kitang makausap? Bumangga sa likod, sir. Tumama yung mukha sa gutter ng gilid ng kalsada? Opo, sir. Tama? Saka yung kamay. O. Nakadapa? Na-attract sila sa akin kasi I'm longing for like younger brother since ako yung bunso. Si Ed nagsagawa ng cleansing ritual kay Ryan. Nung sabi ni Sir Ed na diyat niyong mata, doon ko yung nakita nung mukha ng bata, nakakaawa lang. Yung half ng face niya, basag, unexpected yung pagkamatay niya. Siguro dahil nabangga siya ng walang nakaalam. So isang way yon para maging magaan sa kanya yung pagtanggap na wala na siya. Sa patuloy na pagsasaliksik ng aming team, napag-alaman namin na taong 2017, isang 4 na taong gulang na bata ang nasagasaan ng truck sa SRP Tunnel. Ayon sa report, tumatawid noon ang bata kasama ng kanyang kuya nung nawalan ng kontrol ang truck at sumalpok sa gutter. Ang bata binawian ng buhay. Hinanap namin ang pamilya ng bata pero walang nakakaalam ng kinaroroonan nila ngayon. Mga informers, sitless po sila based on sa record natin. Hirap tayo may trace ang kanila location. Ang nangyayari kasi is yung sa mga drivers din, overspeeding, lalo na pag madaling araw, hindi nila ma-applyan ng brake, so yun, kumabangga. Wala namang dumadaan dyan ng mga bata, bawal talaga yung mga tao dyan sa ilalim. Minimaintain natin yan yung mga lights, yung mga traffic signages. Parang hindi naman edited, but if you look closely, pwedeng i-choreograph. Pag ganyan niya sa video, parang binigyan niyang space yung parang merong tao. Alam nila na lalabas doon yung ano nila subject. Walang pilitan. Basta kami, totoo yung ginagawa. Wala kaming ginagawang fake. Kapag nasa kadiliman tayo or nasa enclosed spaces, pumapasok yung fear or yung sense ng uncertainty. Isang paraan para ma-overcome yung anxiety or yung takot ay syempre yung malaman natin kung ano yung katotohanan. Ang mga tunnel, likas na madilim. Kaya naman para ka ritong may pinapasok na ibang mundo. Pwede ritong maglaro ang ating mga mata at imahinasyon. Kaya kailangan laging maingat, hindi sa anumang nakakakilabot, pero higit lalo na sa aksidente at mga hindi inaasahang pangyayari. Nandito na naman siya! Ang inyong makapanindig balahibong karanasan na caught on camera ba? I-email lang po sa kmjsgabinanglaghim@gmail.com. Baka ang inyong kwento ang aming maitampo sa Gabi ng Lagim Kapuso mo Jessica Soho Halloween Special. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button
for our latest updates.